look. What's up mga kakot, it's me Kuya Jet. Welcome sa Quadernos When Learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming videos. What's up mga kakot, another educational vlog na naman ang ating tatalakayin at pagpapatuloy natin ang ating natapos nung previous vlog na composition, visual, openness, at yung the representation photography yon. So doon nagtatapos yung regarding sa impressionism. And then for this vlog, we will be dealing with the post-impressionism. So ano nga ba meron sa post-impressionism? The post-impressionist movement in France both represented an extension of impressionism and still a rejection of that style inherent limitations. Dito meron pa rin hindi tinatanggap na mga artworks from the impressionist nung panahong ng mga France. Kasi nga sinasabi nila na sketch pa rin or unfinished pa rin ang mga nasa post-impressionism. The term was coined by the English art critic Roger Fry based from the artworks of such 19th century painters such as Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, George Seurat, Henri de Toulouse-Lautrec, and others, and many more painters. All of them were French except for van Gogh. So most of them began as an impressionist. So later on, we will proceed to Vincent van Gogh at malalaman natin kung ano nga ba talaga siya dahil nasabi dito na hindi siya French. So however, each of them abandoned the style. They preferred to form their own highly personal art and their works form a basis for several contemporary trends and for early 20th century modernism. This resulted to a variety of art styles. So techniques and movements such as neo-impressionism, expressionism, art nouveau, and fauvism. So dahil nga hindi sila natanggap sa post-impressionism, gumawa sila ng kanika-nila nilang mga art style. So later on, pag-aaralan din natin kung ano-ano yung mga iyon. So impressionist artists expanded and experimented with new ways such as using a geometric approach, fragmenting objects, making people's faces and body parts vague, and applying colors that were not necessarily realistic or natural. Two of the foremost post-impressionists were Paul Cézanne and Vincent van Gogh. So for this vlog, ang tatalakayin lang natin si Paul Cézanne. So next vlog na si Vincent van Gogh kasi mahaba-haba siya. So Paul Cézanne was a distinguished French artist and considered to be a significant link between impressionism and the cubism. So he was an influential artist to different artists, particularly to Pablo Picasso. So his art ideas include, so meron tayo ditong apat. First of all, regard color, line, and form in creating an artwork. Each element is attached for describing how the human eye perceives nature. Next, it practice new kind of analytical discipline. The artist must be logical and systematic. For him, canvas itself takes on the role of a screen where an artist's visual sensations are registered as he gazes endlessly and repeatedly at the given subject. So dito, yung sinasabi lang ni Paul Cézanne, yung kanyang art style, kung ano daw yung nakikita na ating mata, yun yung kanyang pinipinta. So it applies colors to the canvas in a series of distinct and systematic brushstrokes as if the artist was constructing a picture rather than painting it. For him, every portion of the canvas should contribute to its overall identity. So it creates also a harmony similar with nature. For him, even a simple painting of an apple can exhibit a markedly dimension. So dito, yung mga maliliit na bagay, yung mga simpleng bagay, ay ina-appreciate or dinodrawing pa rin ni Paul Cézanne. So it was in these analytical aspects that Cézanne led the future cubists to regard him as their true mentor. Observe also the painting on this picture. So gawa siya ni Paul Cézanne. So makikita niyo yung mga mansanas dyan, nandyan lang. So parang kahit na ano lang siya, normal lang siya na kinakain natin yung mansanas, isang prutas, ay nagawan niya pa rin ng isang art. So ganun ka-creative si Paul Cézanne. So parang dito pinakita niya na yung simplicity is ano,
maganda pa rin sa paningin natin. Kahit na simple lang yung bagay, nagkaroon pa rin siya ng art. So, what's up mga kote? So, we're na naman para sa ating two main objective for this day. It is to know the post-impressionism at sinimulan na natin ito at dito natin nalaman na yung mga ibang artists ay tinatanggihan pa rin nung mga major artists nung mga nakaraan dahil nga sala pa rin na sketcher and finished artwork pa rin yung kanilang mga gawa. Kaya gumawa sila ng kanikanila nilang art styles at dito natin siya tatalakayin. So nakilala din natin dito si Paul Zane kung saan siya isang French artist nga na napaka-creative din dahil yung mismong Mansanas ay nagawa niya pa rin ng art. Ayan. So, simplicity is beauty. Uwas sa mga kote. Salamat sa pakikinig sa ating educational vlog. At kung may further questions kayo, comment down below niyo lang. Dahil learning is the name of the game.